Ilang araw nang pinag-uusapan itong plano di umano na posible pinag-aaralan ng grupo ng Alliance of Concerned Teachers sa pangungunan ni Party List Congresswoman Franz Castro. Pinag-aaralan di umano nila yung posibilidad o isa sa kanilang option na isa sa kanilang mga options na binubukas yung tungkol sa pag-file ng impeachment kay Sara Duterte bilang vice presidente ng Pilipinas. So, ayon sa grupong Alliance of Concerned Teachers, bagamat hindi naman sigurado na magpa-file sila ng impeachment laban dito, pero posible magdidepende daw sa isasagawa nilang imbestigasyon. Kasi nag-sponsor ng resolution sa Kamara itong si Congresswoman Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers Party List o ACT Party List. Bakit sila nag-sponsor ng resolution? Gusto nilang imbestigahan ng Kamara kung bakit, ito kasi mga kabunyog ang issue, bakit naggumastos ng confidential at intelligence funds sa taong 2022 ang Office of the Vice President ni Sara, nung panahon na si Sara Duterte na, mga kabunyog? Ito unawain natin yung issue dito. Una, yung 2022 budget ay pinaghatian yan ni Lenny Robredo at ni Sara. Ibig sabihin, nung maupo si Sara Duterte, June 30, 2022, ang budget na naabutan niya ay budget pa ni Lenny Robredo. Yan, malinaw mga kabunyog ha? malinaw. Nang maupo si Sara noong June 30, 2022, ang inabutan niyang budget yung tira ni Lenny Robredo. Bakit? Kasi ang pag-approve ng budget para sa 2022, hindi naman pinag-iba dyan yung budget ni Lenny sa kanila Sara. Hindi. Basta't ang inaprubahan na budget sa 2022, halimbawa, 700 million pesos, yan yung inaprubahan na budget. Si Lenny Robredo, may nabahagi na dyan na nagamit na. Pero may natira pa kasi January to June 30 lang naman si Lenny Robredo. Pag June 30 hanggang December, may naiwan pang budget kay Sara. Ngayon mga kabunyog, bakit nagiging controversial? Kasi nung si Lenny Robredo ang Vice President, yung na-approve na budget para sa 2022, ibig sabihin buong 2022 ha, buong 2022, wala namang confidential at intelligence funds doon. Kasi hindi naman nag-propose si Lenny Robredo ng budget na may confidential at intelligence funds. So ang tanong ngayon, bakit sa report ng gastos ng Office of the Vice President ni Sara Duterte mula June 30 to December 2022, bakit mayroong confidential at intelligence funds na gastos? Kumbaga, saan kumuha si Sara? Bakit gumastos siya ng confidential at intelligence funds? Wala namang item sa 2022 budget ng Vice President na confidential at intelligence funds. Ang lakas ng loob ni Sara para gastusin sa confidential funds, samantalang walang item na confidential funds. So nakuha niyo mga kabunyog. Kaya ang gustong mangyari ng Alliance of Concerned Teachers, imbestigahan ng Kongreso 'yon, ng Kamara. Kaya nagfile si Congresswoman Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers ng resolusyon na magsagawa ang Kamara ng investigation doon. Magpaliwanag bakit nagkaganon. At sabi ng Alliance of Concerned Teachers Party List, kung sa investigasyon ay mapatunayan na talagang may violation sa konstitusyon itong si Sara Duterte, opsyon nila na magfile ng impeachment. Opsyon. Hindi naman sigurado, pero bukas sila sa posibilidad na mag-file sila ng impeachment. Ngayon, nag-react si Sara Duterte. Nag-react, mga kabunyog. We welcome the probe she recommended for the Commission on Audit to do on the 2022 OVP CF. Ang CF, confidential fund. Ang sinasabing she dyan, si Franz Castro. But today, Ms. Castro doesn't deserve an explanation
because she did not come to class prepared like a good teacher. All she did was wildly and masterfully arrange some allegations against me and the OBP, which will all be answered once the probe is done and during the budget hearing. Meanwhile, I hope she finds gratification and great joy over the thought of my impeachment from office. Enjoy. Thank you. Yan yung ano. Sinabi niya yan noong August 25, 2023. Kasabi diyan, mayabang din itong si Sara Duterte. Alam nyo, may dahilan naman bakit si Sara Duterte ay magsabi ng ganyan. Parang kumpiyansang kumpiyansa siya na hindi naman yan uubra yung mga impeachment na yan. Bakit? Bakit hindi uubra? Kasi alam niya naman, alam naman kasi ni Sara Duterte at saka alam naman natin, ang mga kongresista ng Kamara, kakampi nila Marcos at Duterte yan. Ha? Kakampi nila Marcos at Duterte yan, hindi naman makakalusot sa Kamara ang impeachment ni Sara. Kung magkaroon man ng impeachment, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kumbaga, ang mga kongresista dyan, karamihan dyan, kung hindi man kapartido ni PDP Laban, o siyempre PDP Laban, kay, sa father, ama niya yan, kay Digong. O alam nga naman yung mga kongresista ng PDP Laban, suportahan ang impeachment ni Sara. So, pangalawa, yung Lakas-CMD. Yung Lakas-CMD, kay Gloria Arroyo yan na partido. Alam nga namang suportahan ng Lakas-CMD ang impeachment ni Sara. Tapos, ang Nationalista Party, Villar, hindi naman susuporta ang partido ni Villar para i-impeach si Sara. Kaya malakas ang loob ni Sara, sabi niya, enjoy. Kumbaga may pagkantsaw yan eh. Pagkantsaw yan kay ano? Ha? Pagkantsaw yan kay Franz Castro na, okay, kung gusto mo akong ipa-impeach, okay, enjoy. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ganyan mayabang si Sara. Ganyan si Sara kayabang para kantsaw, parang may halong kantsaw kay Franz Castro. Ang sabi niya, I hope she finds gratification and great joy over the thought of my impeachment from office. Enjoy. Thank you. Pero sa totoo lang, may punto naman si ano eh. May punto naman talaga si Franz Castro. Bakit gumasto si Sara? Bakit Sara? Kasi liquidate na nila Sara Duterte ng opisina niya yung gastos ng OBP ng Vice President para sa 2022. Ngayon, ang sinubmit sa COA, mayroong nakalagay, confidential expenses. Ibig sabihin, may mga gastos sa confidential na expenses. Bakit? Wala pa namang confidential funds noong 2022 ang OBP. Yan ang punto. Di ba, napakasimpleng unawain eh. Wala pa namang pondo o item na confidential funds ang OBP noong 2022. Kasi, noong budget ng 2022, si Lenny Robredo pa ang Vice President. Oh, ganun. Ganun kasimple yan, di ba? Bakit sa budget ay sa liquidation ni Sara ng mga naging gastos niya mula June 30 to December, mayroong gasto sa confidential funds? Ha? Di ba mga kabunyog? Bakit? Oh, di dapat magpaliwanag siya. Ngayon, dahil wala naman talagang ano, mahirap ipaliwanag yan ni Sara bakit nagkaroon ng gasto sa confidential funds na wala naman sa approved na budget yan. Yung inaprubahan na budget ng Kongreso noong 2022 para sa 2022, walang tungkol sa confidential funds. Wala. O bakit gumastos siya ng ganun? So illegal 'yun. At maaaring violation 'yan ng konstitusyon. Ang may confidential fund si Sara noong 2023 na. Kasi yung inaprubahan na budget sa 2023, si Sara na ang Vice President. Pero yung 2022 budget, hindi pa si Sara ang Vice President, si Lenny pa. Kaya walang item doon, walang item sa approved budget ng 2022 na confidential fund. Okay? Pero gumasto si Sara ng confidential fund. Sa report niya ng kanyang gastos, naglagay siya confidential fund. 'Di ba? 'Yun ang problema ni Sara.
kahit yung budget ni Lee, sa kahit yung kung paano inaprubahan yung budget ng 2022, hindi sinunod ni Sarah. hindi sinunod ni Sarah. Ah, basta may pera, naglalaway si Sarah. Kaya lang, hindi yan mai-impeach kasi ang mga kongresista magkakakampiyan sa kasila Sarah at Marcos. Oh, kahit alam ng illegal yon, kahit na alam ng mali yon, unconstitutional yon, hindi nila i-impeach si Sarah. Kaya pikun si Sarah eh, pikun. Kaya galit na si Sarah dito sa Alliance of Concerned Teachers kasi binabantayan talaga siya. Ang ginagamit na lang ni issue ni Sarah dyan sa mga Alliance of Concerned Teachers, komunista daw yung mga yan. Kasi hindi niya masagot yung issue ng ano eh, ng Alliance of Concerned Teachers. Kaya dahil ano, dahil valid at may, ano, hindi masagot-sagot ni Sarah 'yon, anong nangyayari? Ginagamitan niya na lang, ah, yung Alliance of Concerned Teachers, mga komunista 'yan. Hindi niya hinaharap yung issue. Ang issue doon ay pag ano, may punto ang ano, ang Alliance of Concerned Teachers, sila Franz Castro. Ang dapat gawin ni Sarah, sagutin niya. Kasi kay Lenny pa yun, yung 2022. At si Lenny, walang item na confidential funds. Ang iniwan niya kay Sarah na pundong natira, hindi confidential fund. Walang confidential fund doon. Pero nang ginastos ni Sarah, kasi nagsubmit si Sarah ng liquidation ng OBP, mayroong confidential fund doon na ginastos. Bakit? Imagine niyo yan mga kabunyog. Yang ugali na yan ni Sarah na ganyan. Pag naging presidente yan, mas malala yan eh. Hindi pa nga presidente, ganyan na. Kung itrato niya ang pundong hawak ng kanyang opisina, ay kanya talaga. Parang personal money. Ha? Ito kasing, itong mga official na ito, lalo na itong Duterte, wala silang sense ng accountability. Akala nila kasi talaga niyan, pera nila yan. Kung umakto sila, akala nila pera nila yan. Hindi nila iniisip, accountable sila sa pera ng bayan. Wala. Ganyan kayabang ang si Sara Duterte. Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao. Isa ang pananaw sa bagong Pilipinas, ang bunyog. Isisigaw.